Magandang umaga po sa bawat isa. It's really good to see you. So, Happy New Year, no? Can you imagine we stepped into another year, 2023? So, I don't know how many 23s will be coming, but what I'm sure about is the Lord will be coming soon, and how soon that will be, we don't know. So while we're still waiting for the coming of the Lord, hang on muna tayo rito, mag-fellowship muna tayo. Ngayon ang pag-uusapan ho natin ay New Year's resolution. Yan. So since this is the first day of the year, 2023, I think it's beautiful and it's very fit to talk about what will be the best resolutions that I am going to do or to have this 2023 onwards. Maganda, no? So, magandang opportunity ho ito na tayo mag-usap-usap tungkol sa ating pwedeng maging New Year's resolution. And this can be your resolution also for 2023. And I think if you will adopt this 7 points resolutions, I think you will have a beautiful service unto the Lord and you will have a beautiful life as well. Yan ang paniniwala ko, okay? Ang maganda sa kusinerong pastor ay na-develop ulit yung aking ano, yung aking pagsasalita. Dati utal-utal na ako eh. Kasi nangyari noong 2017 yata, no? Hindi ko malaman kung ako'y na-maldstroke o something na naapektuhan yung aking pagsasalita. And that's why I considered of retiring early. Kaya lang eh, noong nagkaroon na ng kusinerong pastor na laging may kausap, talagang ano eh, matindi, intense talaga yung pakikipag-uusap doon sa channel eh, para lumaki. Salita ko ng salita, yun. Ganito na ako ngayon. And I think, sabi ni Pastor Mike, Dad, gumaganda ulit ang pagsasalita mo. Sabi ko, gaganda pa yan. Oo. Biro lang sa kanya yon. Okay, so New Year's resolution, before we do this, let's go to the Lord in prayer first. Father, thank you so much for this opportunity. And I pray, Lord, that you may bless this message upon the hearts of everyone that will receive your word. Thank you for the presence of everyone. In Jesus' name, amen and amen. Sema ng sanlibutan is, it rejects God. It rejects everything that Christians believe. Oh. Kahit na mga leaders natin sa estado, senators, congressmen, ngayon nasa third reading na yata yung same-sex marriage. Nasa third reading na, konting-konti na lang nasa lamesa na ng presidente 'yon. Pagka pinirmahan niya 'yon, 'yun na. O kaya I am planning to change the constitution of our church na kinakailangan isulat natin na ang church ng Gateway ay hindi naniniwala sa same-sex marriage. Bakit? Para maprotektahan kung sino man ang nagkakasal under the ministry of Gateway. Oh. Kita mo magandang magkaroon tayo, di ba? Inapprove tayo na magkaroon ng lisensya para magkasal. Kung sino man ang hihirangin ng Gateway para magkasal, pwede magkasal, pero pahihirapin sapagkat hindi nga tayo naniniwala ng lalaki't lalaki pwedeng ikasal o babae sa babae ikakasal. Pero wala kang choice kapag yan ay naging batas na. Oh, kaya kinakailangan baguhin ang constitution ng Gateway. Kailangan stipulated doon para protected yung mga binigyan natin ng authority para magkasal. Oh. Kasi kahit meron tayong lisensya, aba hindi na ako magkakasal. Ayoko na magkaroon ng lisensya pag gaganon. Oh, di ba? Kasi you will face prosecution kapag ka ikaw ay hindi nagkasal ng same-sex marriage. Same-sex. At yan ang naging problema sa maraming mga ministro sa Amerika. Oh. Kaya connect to a church. Ang sabi po sa Hebrews chapter 10, verse 24 to 25, and let us consider, oh, kita mo, consider one another to provoke unto love and to good works. Sino ang magpo-provoke sa atin para umibig at magmahal at magmahalan? Sino sa atin na magpo-provoke ng to do good works? Di ba mga Kristiyano lang? Other than them, wala na.
Puro kabig, kabig, kabig. Tayo, tayo, tayo. As the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Ito pong isinulat na ito ni Pablo sa Hebrews chapter 10 verse 24 to 25 is actually a prediction that is actually happening on this time that will be, sabihin natin, lalala in the future. At ito na yung future. Lumala ng lumala. Na walang magpapaalala sa iyo na gumawa ng mabuti. Walang magpapaalala sa iyo na gumawa ng maganda. Kahit ang mga magulang na sabi magpakabait ka, still ang approach niyan is still selfishness. Oh. Kaya, ang magpapaalala sa atin dito sa church, na huwag tayong masyadong mag-accumulate ng masyadong marami. Huwag tayong masyadong mag-ipon ng masyadong marami. Kapag ka pwede nang bawasan, kahit barya lang yan, bawasan mo. Hindi ka naman masasaktan, hindi ka naman masusugatan, hindi ka naman magugutom kung babawasan mo para makakain naman yung iba. Di ba maganda? Yan po ang purpose kung bakit meron tayong church na ganito. Yan ang purpose kung bakit tayo ini-encourage sa banal na kasulatan na magsama-sama, na ipaalala sa iyo, na purihin naman natin ang ating Panginoon, na maalala natin siya. Kahit na sa panahon na tayo ay ang pakiramdam natin, di natin siya kailangan. So, pagka mayroon ka ng pera, when you already have everything, sabihin ko sa inyo mga kapatid, di ninyo kailangang intindihin o kaya isipin na mayroon ng Diyos. Naranasan ko sa Australia, kapag wala kang trabaho, bigyan ka ng gobyerno. You see? Tutulungan ka. Pero kahit ganun, isipin mo pa rin na mayroong Diyos. Kasi mayroon talagang Diyos kahit na sa anong estado naroon ang iyong kabuhayan. Mayroon talagang Diyos. The New Testament teaches a lot about the importance of the church body and that followers of Jesus should be part of a community of believers. Ginagamit natin yung word na community. This is now a community of believers. Yan, sa community of believers, ang gandang makita na yung aking, ang tawag doon, yung balai ba yan? Yung asawa ng anak mo? Yung magulang noon? Balai ba yun? Kasi ang tawag ko sa kanya, mare. Ang gandang makita na yung kumari ko nandito na. Yan, Ang gandang makita di ba? Na dati wala. Ganun. At ang church ay dinesign para sa ganyan, yung community natin magkita-kita, kahit paminsan-minsan lang, kahit na once a week lang, para maipaalala sa atin na merong Diyos. Sabihin ko sa inyo, kahit ikaw Kristiyano na matagal, pwede mo malimutan na merong Diyos sa sistema ng sanlibutan na ito. Kasi wala talagang magpapaalala. Wala. Sa church talaga, naka-design ang gawain na yan. That's why, if you're a Christian, become a part. Ngayon, become a part of a church. Ngayon, hindi na kinakailangang talaga magkakadikit kasi meron ng text, meron ng calls, meron ng messenger. Diba? Meron TikTok. Ang dami na eh. Pwedeng gamitin base o platform yan. Diba? Pati nga YouTube, pwedeng gamitin platform para ipalala sa bawat isa na merong Diyos. Kasi ang sanglibutan ito is designed at dedicated to make us forget na merong Diyos. Now, number three. Dalawa na yun, Number three, serve regularly. Kung meron kang platform, itong mga batang ito, nabigyan ng platform. Through computers, yan, ginagamit sila. Kapag ka ikaw nabigyan ng platform, serve regularly. Kung wala, di maghanap ka, lumapit ka sa leader. Magtanong ka. You see, you have to seek, you have to find. Before I become senior, sabi ko, baka maging malungkot ang
pagiging senior citizen na. Ano kaya pwede maganda gagawin kapag senior ka na? O magluto. O nagluto ako tapos pinapublish ko sa Facebook. Tapos yung mga kaibigan ko sa Facebook ang sabi, maglagay ka ng ano, magbukas ka ng channel. Kaso problema, hindi ako marunong ng ano, ng YouTube. Hindi ako marunong mag-open ng channel. Kaya sabi ko kay Raymart, paki-open nga ng channel. Yun. August 8 yata. Yeah, August 8. Magpo-formance na ngayon. Nag-open siya ng channel para sa akin. Tapos tinuruan niya kung paano pindut-pindutin yun at para buksan. Tapos na malaman ko, oh, tapos marunong akong magluto, marunong akong kumuha ng pictures at videos, kaya lang di ako marunong mag-edit. Naganap ako na mag-edit. Yun, may nakita ako. Wala nga lang dito si Michael. Si Michael ang unang-unang naging editor ko. Wala rin si Michael dito kasi ang nanay niya ay ang tawag doon na stroke at nagkaalaga siya ng nanay. There is always someone that will gonna help you. Ayun. Tinulungan niya ako hanggang sa uminog. Hanggang sa, kita mo, 1,800 almost ang subscribers na ngayon. Magpo-4 months pa lang yan. Tapos na-monetize na. Kahapon, kumimbot-kimbot lang ako, nakipag-hi-hi. Pambira, mahigit $1 mahigit ang kita. Oh. No? Kaya nga, pati yung pagkain namin, yung nilive streaming ko eh. Kaso, hindi maiwasan ako minsan mapag-usapan ng mga politiko eh. Pinag-usapan na, oops, pinatay ko na. Oh, kasi ang design niyang channel na yan ay magluto lang at ngayon ay ginagamit na nga sa ministry. Pretty soon, gagamitin na rin natin yan sa live streaming natin dito sa church. Hindi nga lang po pwedeng iparinig yung mga songs na yon kasi masyadong stricto sa copyright. Yan, kaya walang songs. Maglagay ka lang ng konting copyright, kaagad. Noong isang araw, nag-email kaagad sa YouTube. Oh, kasi nagkamali ako ng pindot, tapos merong tumunog. Ganun lang, nagkamali lang ako ng pindot, tapos merong tumunog. Music. Siguro mga ilang segundo lang yon, mga 11 seconds lang. Oh, copyright kaagad. Tapos, tapos binasa ko, sabi, pinapayagan ka pa rin, Tagalog eh, pinapayagan ka pa rin i-publish ito, pero gusto ko naming ipaalam sa iyo na yan ay subject sa copyright at ipinaalam na doon sa may-ari ng music. At sabi ng music, pinapayagan niya, kaya lang hati kami sa kita. Hati. Tamo, 11 seconds lang ang sa kanya, kalahati na kaganan sa kanya. Ang lupit. Eh, hindi po pwedeng i-retrieve kasi nga live streaming eh. Oh. Sabi ko, swerte naman nun. Nakakalahati kagad siya, 11 seconds lang o 10 seconds lang yata. Ang bira oh. Oh. Kita nyo, ganun oh. Kaya hindi pwedeng gumamit talaga ng music. Yan, connect to a church, then serve regularly. Sabi sa 1 Peter, no? Sabi ni Peter sa 1 Peter chapter 4 verse 10, as every man hath received the gifts, o kaya tayo binigyan ng mga kakayahan. When you become a Christian, everything you know, all these skills that you have, pagka naging Kristiyano ka, it will be converted to a gift. You see? Pero kapag hindi ka Kristiyano, skill lang yan. Kapag hindi ka Kristiyano, ang tawag dyan ay talent lang. Pero kapag naging Kristiyano ka na, ang tawag dyan ay gift. So, sabi sa 1 Peter chapter 4 verse 10, even so minister the same one to another, oh? The same one to another as good stewards of the manifold grace of God. So anuman ang ating kakayahan, anuman ang gift na meron tayo, dapat 'yan ay ginagamit sa ating paglilingkod. No. Oh? Iba-iba ang ating kakayahan dito. Kahit sa mga mang-aawit natin, mga manunugtog, iba-iba ang kakayahan. Iba-iba ang level, iba-iba ang style. So God has equipped every believer with gifts to use. And it is our responsibility to use these God-given gifts. No, it is our responsibility. Kapag ka binigyan ka, anong gagawin mo dyan? Lilibangin mo at pasasayin mo lang ang sarili mo? That's not the real intention God has when He gave you that gift.
Hindi po yun. Kundi yan ay gagamitin mo para sa kapakanan at ikagaganda ng iba. One gift build up the church and advance the kingdom. Oh, kaya nga yung mga gifts natin dito pinagsama-sama natin. At habang dumadami ang mga gifts na pinagsasama-sama, lalong gumaganda ang ministry. Yun. So, number four. Ito. Read the Bible. Dapat po, lagi tayo nagbabasa ng Bible. Sabi po sa Romans chapter 15 verse 4, for whatsoever things are written, no? Whatsoever things were written aforetime were written for our learning. Lahat ng isinulat before, ito po yung Bible. At ang timetable ng pagkakasulat ng Bible is 1,500 years. Walang aklat na inaisulat sa tagal ng 1,800 years. Nagsusulat ako ng aklat. Meron yata rito. Itong aklat na to sinulat ko sa siguro mga less than 30 days. Tapos na. Ang dami, oh. Konti-konti lang sinusulat ko araw-araw. Tapos pinagsama-sama ko, yan, oh, book na. Oh, tapos may naging dalawa pa. Tapos, nasa ng pangatlo? Ay, wala na palang pangatlo. Oh, pagka na siguro nagbiyahe na naman ako sa Amerika, magpapablis na naman ako ng another one. May benta ron. Kasi laki ron, eh. No. You see? Read the Bible always. O dahil nagbabasa ako ng Bible, ang dami ko natutunan to the point na, tamo, mga ideas mula sa Bible, o, sumulat ako ng tungkol sa mga nabasa ko tungkol sa Bible. O, tamo, dumadami yun, dami. Maraming pakinabang kapag nagbabasa ka ng Bible. Read your Bible. O dahil New Year ngayon, mayroong ilang piraso rito. Kung gusto nyo magkaroon, hindi pa kayo nagkaroon, o sige, bigay ko sa inyo to. Mamaya. Oh, whatsoever things were written before, yun ay isinulat para sa ating karunungan. The Bible is a beautiful gift to humanity. Number one yan. It is a beautiful gift to humanity. Kasi ito'y salita ng Diyos, ito'y utak ng Diyos na nilagay sa titik para basahin natin. Pangalawa, the Bible is a revealed the Bible reveals God or reveals who God is. So, no? Nire-reveal nito kung sino ang Diyos. At ito'y nakakatulong para ma-understand natin o maintindihan natin yung kanyang nature. Maraming tao ang alam na mayroon Diyos, pero dahil hindi nila alam ang nature ng Diyos, hindi nila naintindihan kung paano mabuhay ayon sa looban ng Panginoon. Oh. Pero dahil alam ko ang nature ng Diyos, balanse ako na alam ko na ang Diyos ay mapanibuguin, siloso. Oh. Kaya kahit na humahanga ako sa isang tao o isang kagalingan, iniingatan ko na yan ay pupurihin ko ng sobra pa sa pagpupuri ko sa Diyos. Kasi meron tendency na mapupuri mo talaga kasi we're people eh, we're humans eh, di ba? Na sobrang ganda, sobrang galing. Bibigyat pagbubuhusan mo talaga eh ng pagpupuri at pasasalamat. Kaya lang hindi dapat. Because I understand the nature of God. He is holy. Kaya nag-iingat ako sa buhay ko. Naintindihan ko kung ano ang buhay kapag ito'y tumataliwas sa kalooban ng Panginoon. Yung nature niya. Ang Bible po, mga kapatid, ay great na aklat upang ipahiwatig sa atin ang kanyang pag-ibig. Oh, walang aklat na nagsulat na pwedeng naisulat o nailimbag na po pwedeng tumapat sa John 3:16. Don't you know that? Oh, wala. Kahit na yung sinulat ni Shakespeare, kahit na yung aklat ng
ano, Romeo and Juliet. Nakakaiyak ang kasaysayan ng Romeo and Juliet. Kasi hanggang kamatayan eh. Oo. Pero ito mga kapatid, mas higit pa rin ang John 3:16. Bakit? Kasi namatay siya, binuhay ka eh. Yun, parehong namatay sila. Pero pambihira. Dito may namatay para mabuhay ka. Walang ganun. Siguro papayag ako, pero pareho tayo patay. Pero buhay ka, tapos mamatay ako, nananaginip ka. Di ba mga kapatid? There's no book that was published that can equal with John 3:16, my friends. Wala. Grabe. Another thing, how we can devote our hearts to God. No, ang Bible ay binigay sa atin, inihatid sa atin, para sabihin sa atin kung paano tayo magde-devote ng ating mga puso sa Diyos. Yan. At isa pa ay, paano mabuhay ng righteous life? Hindi holy life ang righteous, kundi tuwid na buhay. Because we can never be righteous as long as we are in this flesh. We will never be holy. We will never experience that ever till our death and get to heaven one day. Oh, lahat tayo pupunta ron mga kapatid. Ang katwiran ko lang, mauna na lang muna kayo. Biro lang ha. Now, everyday believers should be in the Word of God. Why? Because it encourages, it teaches, corrects, and trains. Many struggle to find the time to read the Bible and study it. Samantalang ito, nag-encourage sa atin, nag-train sa atin, nagtuturo sa atin. Pero nag-struggle tayong magbasa. Hindi ko maintindihan kung bakit. Now, in the new year, like this, pray that reading the Bible be a new spiritual habit you incorporate in your daily life. Isasaba lang natin, kahit na palimang minuto lang, kahit na pa 10 minutes lang. Malay mo, ang 5 minutes maging 10 minutes, ang 5 minutes maging 10 minutes, ang 10 minutes maging 15 minutes, ang 15 minutes maging 20 minutes, ang 20 minutes maging 1 hour. Di ba? Malay ninyo. But even staying, reading your Bible, just 5 or 10 minutes per day will just be good. Just read it. At number 5, share the gospel. Kasama ho yan. Share the gospel. Go therefore, sabi po sa Matthew chapter 28, verse 19, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Kaya sa church, hindi lang one class ang pumapasok dyan. Iba-ibang klase. Bakit? Kasi lahat nagsosoul winning. Siyempre, pagka mas mahirap, maimbita dyan, medyo mas mahirap. Pagka mas mayaman, siguro mas mayaman ang maimbita dyan. Kapag may pinag-aralan na maimbitan yan. Kung medyo mas mababa ang pinag-aralan, you see, different kinds of people. Oh. And all these different people that comes into the church become equal. Don't you know that this is the only platform where we can all be equal? Sa buhay natin, mga kapatid, sa lahat ng platform, ito lang ang platform na tayo ay magiging equal. Kahit na sino ka, kahit anong kalagay mo sa Bible, dahil nandito tayo, sa church tayo, equal tayo. Amen? Equal. Bakit? Tingnan nyo ha. Lahat inutusan na mag-tithes. Ang tithes ng 1,000 ang kita, magkano? 100. Tapos, yung 100,000 ang kita, magkano? Ha? Yung 100,000, 10,000, di ba? O, yung 100 na tithes at yung 10,000 na tithes nung kabila, don't you know that they are both equal? Because they are both just 10% of what they receive from the Lord. Di ba? Ito lang mga kapatid. Wala nang platform sa mundo na tayo pwede maging equal. Kahit na sino pang pinaka-humble na mayaman na yan, hindi kayo magiging equal sa labas. So, siguro naman, one way or another, nakita nyo na yan. Naglalakad ka, nagmamaneho siya. May driver pa nga.
Oh, naka-aircon pa nga tulog. Samantalang ikaw hinahabol mo yung tricycle. Oh. Dahil tricycle lang na abutan mo. Yung iba ang hinahabol, yung bus. Oh, kita niyo? Ang hirap. But here, we are all equal. Kaya itong maganda. Nadalhin ng mga kaibigan kasi dito equal tayo eh. No. Number 6, focus on spiritual growth. Oh, ang focus natin sa 2023 is spiritual growth. Maraming klaseng growth. But as long as yung spiritual growth mo, ang inuna mo, all growths will be taken care of. Don't you know that? Oh. Alam niyo kung bakit? Kasi ang Bible po ay nagtatakil ng lahat ng bahagi ng buhay ng tao. Walang buhay natin na hindi tinats ng Bible. Oh, finances? Oh, 2,500, more than 2,500 times ang Bible ay nagtakil ng tungkol sa finances ng tao. No, pag-ibig, naku, lalo na. Oh, kasawian, naku, lalo na. Oh. Di ba? Lahat ng klase, kasaganahan, lalo na. Oh. Si David nagsabi ng tungkol sa kasaganahan, sabi niya, Lord, wag mo ako masyadong gawing masagana. Baka malimutan kita. Oh. Totoo nga naman, pagka sobrang sagana, di ba, malilimutan mo Diyos eh. O kala nyo, Lord, pasaganahin mo naman ako para hindi kita malimutan. Oh, come on. Galing mo ah. Oh, di ba? Pasaganahin mo naman ako, Lord. Gawin mo naman 100,000 ng income ko per month, Lord. No, para hindi kita malimutan, para lagi kang maalala. Come on, lalo mong malilimutan. Kasi bibili ka ng kotse. O, oh, linggo-linggo, magmamaneho ka, going to kung saan-saan. Parang wala na para wala na para hindi nila naintindihan ano? Oh. Oh, come on. Oh. Focus on spiritual growth. Okay? Sabi po ng Hebrews 6:1, therefore leaving the principles of the doctrine of Christ, yung principle. Oh, hindi po ito nagsasabi na pabayaan natin yung principles ng doctrine ni Christ. Hindi. These are the fundamentals, yung pinaka-basic na prinsipyo ng Christianity. That's what it means nung sinabing, therefore leaving the principles of the doctrine of Christ. Let us go on unto perfection. Perfection means maturity. No. So okay lang kung ikaw bago lang at ang pinag-aaral mo ay mga basic. Baptism, basic yan. Paano maligtas, basic yan. O, paano mag-tithes, basic yan. Paano mag-church? Basic yan. O, di ba? Pero 20 taon ka ng Kristiyano, ang pinag-aaralan mo, paano pa rin mag-church? Tithing pa rin? My goodness, 20 taon na? O, baptism pa rin, 20 taon na? O, yun ang sinasabi. Kaya let us go unto perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works. Oh, ang pagsisisi, doktrina yan na dapat tinuturo at pinag-aaralan ng mga baguhan, di ba? Oh. Pero kapag tapos ng 10 taon, pagsisisi pa rin ang pinag-uusapan at pinag-aaralan mo, aba. Di ba? Kaya sabi ng Bible, let us go unto perfection. Let us go unto maturity. Yan. So, whatever the years you spent here or how many years you've been a Christian, dapat merong growth na tayong tinutungtungan. No? Sabihin natin, at least kahit na yearly, merong development. Oh. Kasi pagka hindi ho tayo nag-grow, ang sabi ng iba, tayo ay magiging plateau. Hindi ako naniniwala na tayo ay magiging plateau as Christian. Yung plateau kasi ay mananatili lang sa isang level. Wala po, hindi po totoo ang plateau. Kasi either you decline or you go forward. Tama? Oh. Di ba? Law sa science yan eh.
Oh, walang po pwedeng mag-stay sa isang level lang at nandun ka na napakatagal na panahon. Kapag ka huminto ang pagkilos mo, either you slide back or... Oh, do you agree? Oh. Kaya napakahalaga na tayo'y magpapatuloy. Kasi pagka hindi ko tayo nag-grow, babalik tayo. Oh. Gusto nyo ba yun? Ayaw natin hindi tayo mag-grow. Kasi pagka nag-stop tayo mag-grow, we start declining. Okay? And number 7. Huh! Matatapos na ako. Medyo nag-overtime lang ako ng ilang minuto kasi bago mag-12, tapos na ako eh. Pero New Year naman ngayon, walang service mamaya. Ito, number 7. Nakita nyo na? Yan, give generously. Yan, generous dapat pagka tayo nagbibigay sa Panginoon. Generosity, no, it starts from the heart. At yan, dapat ay pinapractice sa mga Kristiyano. Sabi sa 1 Corinthians chapter 9, verse 11, if we have sown unto you spiritual things, is it great thing if we shall reap your carnal things? Although ang pinag-usapan dito ay si Apostle Pablo, at ang pinag-usapan at binabanggit ni Apostle Pablo rito ay ang support, material support or financial support ng mga Christians dahil siya naglilingkod. Ang sabi niya, ako ay nagtatanim sa inyo spiritual things. Itong tinatanim ko sa inyo ngayon ay spiritual things. Oh. Kalabisan ba kung ako ay aani ng material things? O ano ba mas mahalaga? Material o spiritual? Kapag influence ng sanglibutan ang nasa utak mo, o kaya talagang sobra ang sanglibutan eh, ang impluensya nila, ang daladala mo, mas mahalaga sa iyo material. Ha, tama? O, dalawang nang naglalaban sa mundo na to, spiritual and material. At ang sanglibutan, laging iniinkalkit sa utak natin na mahalaga, mas mahalaga ang pera kaysa sa spiritual. Kaya sabi ni Pablo rito, spiritual things ang aking isinyer sa inyo. O, kasama yung kaligtasan dyan, kasama yung magandang relasyon sa Panginoon, lahat ng mga pangako na ipinangako ng Panginoon, yun ang mga spiritual things na itinanim ni Pablo sa mga Kristiyano. Nakausap niya rito sa Corinto. O, the most carnal church ever. Wala pang magiging carnal dito sa church na ito. Sobra. Oh. Kasi Lord's Supper na Lord's Supper lang eh, nagpulutan sila. Nag-inuman, grabe. Naglasingan. Grabe talaga. Sobrang carnal. Kaya ito ang mensahe niya. Spiritual things ang aking itinanim sa inyo. Mano ba kung ako ay tatanggap sa inyo ng material things. Kasi sa kaisipan po ng spiritual na tao, spiritual things is much more important than the material. Yan yan. Although dito po sa church natin, medyo nag-iba ng konti, dahil nga nagkaroon ako ng kakayahan para kumita, whatever, ganon. Hindi ako nagpa-support ever since. Hindi ako nagtumanggap ng support dito sa church natin ever since. Yay! Hindi niyo ako sinusuportahan. Ganon. Pero somebody told me na dahil senior citizen ako, kailangan daw mag-start na ang church na mag-support sa akin. Yay pa rin! Yay pa rin! Oh, so, somebody told me that. So, parang sa pagkatapos yata ng anniversary, mag-start na mag-support itong church na to sa akin na tinanggihan ko sa napakatagal na panahon since we started. So, okay lang yan. Whatever the people wants, okay lang yan. Kung ayaw ninyo, okay lang rin. Maganda rin ang buhay ko kahit na wala kayo. Okay? Okay. Hindi ho okay yun. Okay lang yan kasi alam nyo kasi naiintindihan ko naman kasi sinabi nga sa akin, siguro rebuke na rin yun, na sinabi rin sa akin na alam mo ba na yung pagtanggi mo na supportahan ka ng church for many, many years, ang tagal na natin eh. Hindi ka tinulungan, hindi ka binigyan, at tinatanggihan mo yung binibigyan nila. Kasi meron kang binigyan sa 600 eh.
Isinuli ko pa eh. O nga, tama nga naman eh. No, kasi nga, hindi nga kailangan kasi. At ngayon kasi, iba na ang estado ng Gateway. No? Tama nga naman na kapag ka ang church na to ay nag-support ng... Kaya nga, kahit anong hingi ni Pastor Mike, di ba? Kahit anong gusto ni Pastor Mike dito, okay lang. Pero totoo nga naman, na kapag ka tinatanggihan ko yung support ng church, lalo kung ano, yung... hindi ko niluluwagan ang pagpapala ng Diyos sa church nito. Totoo yun. So, that is another thing that na-realize ko. Pero alam ko na yun, matagal na. Pero mayroong mga bagay na alam mo, pero hindi mo i-apply o ayaw mong i-apply. Depende sa season. Siguro sa season na yun, I was not willing. Yan. But, that's not the point. The point here is, give generously sa church natin. Because we're generous, Luko. Nagpagawa tayo, inumpisahan natin ang renovation. 6 weeks lang, I think. Tapos. Oh, lahat ng aircon, tanggal lahat, pinalitan. 6 tanner, oh, isa lang yan. Oh, kita mo, 6 tanner, 160,000+. Oh. Ang lamig. Pero buti na lang, hindi ako nakinig doon sa isa na dalawahin daw. Kapag nila, dinalawa to, siguro, mga Eskimo na tayo rito, no? Ang lakas talaga, 6 tanner ho yan, eh. Ang lakas. Kaya ang lamig dito ngayon. But those are the 7 resolutions na gusto kong i-share sa inyo at pwede kayo kumuha ng 2, 3 o pwedeng kumpleto 7. Kunin ninyo. But that is my personal resolutions this year. Now I will focus on serving. I will focus on more, no, more than what I gave last year. Yan. Now, first fruits. Ang first fruits po is 1 month na salary. 1 month na salary. Naintindihan natin na nagkaroon ng pandemic. But if you made a promise unto the Lord, then give it. At sa practice ho natin dito, sa anniversary, tinatapos natin yan. Yan. So, whatever you promised, no, on top of our faith promise, nagbibigay ho tayo dito ng first fruits. Yung 1 month na salary, binibigay natin. Kaya, kita nyo naman what we can afford eh. Di ba? Kitang-kita naman eh. O tapos, hindi pa sinusuportahan ng pastor. Kasi nga, ako po ang ano nun, ayoko po mapasupport. No? Hindi kasalanan ng church yun. Baka isipin ninyo napakukuripot ang church na ito. Hindi. Ako po ang nagsabi na ayokong masusuportahan. Kasi kaya naman eh. Kasi nga, networker kasi ako eh. No? So, kaya yan sa... no? Kaya yan sa pakipikipi, di ba? So, kaya lang, it was suggested already. And actually, I was being rebuked, no, nung ilang linggo nakakaraan na bakit ayaw mo, samantalang sabi ng Bible, the more the church supports you, the more the church becomes well. So sabi ko, sumagot ako, di ba, look at the finances of our church. So, no, the church is so well now. Sabi, tamo, nagpagawa nga tayo. Sandali, talaga lahat ng kailangan dito. Bili, lahat, talaga mga first class na ano, ng pinagkakabit dito. First class sa pintura, talaga pinakamamahalin. Pati mga wires na, talagang ano, walang substandard. No. Pero sabi sa akin, pero naniniwala ka na kung ano meron ng church ngayon, pwedeng doble o pwedeng triple o pwedeng 10 times na yun ngayon. Tama eh. So, I made a mistake na I think it was a mistake and I made a mistake. Ganun talaga eh, no? So kung ano man yung ibibigay na ng church sa akin, tatanggapin ko. Okay lang yun. Kahit na sabihin natin nga, kahit ngayon ay hindi kailangan. Kasi ang basis ho ng pagbibigay ay hindi dahil sa kailangan. Tama nga na naman, no? Sabi, hindi naman
Hindi naman dahil kailangan kaya nagbibigay ang mga members eh. Tama nga naman. Kaya nagbibigay ang mga members kasi mahal nila ang Panginoon. Tama nga naman eh, no? So, kuminsan kahit ang pastor nare-rebuke din. No? Kahit na hindi yung pakipag-usap sa akin na hindi pag-rebuke, hindi nagsasabi lang ng totoo. Na kahit ang bagay na sinasabi kapag ito totoo, it can come to you in a form of rebuke. So, na-rebuke po ako doon and I want to say, I'm sorry na hindi ko na-realize yung bagay na yun. I was thinking na kapag hindi ako nagpa-support, ay mas magiging malaki ang savings ng church. Pero nalimutan ko nga pala na kapag nagsusupport ng ang church sa pastor, ay mas magiging malaki ang pagpapala ng Panginoon sa ating church. Ang sabi ko na lang ay at least hindi tiningnan ng Panginoon negatively yun. Pinagpala pa rin ng Panginoon ang church natin. Although, siguro mas maliit kaysa sa kung ano ang meron tayo ngayon. Actually, it was offered to me before kung hindi ko tinanggihan. So, I'm sorry for that. At madali na magpatawad kasi January 1 ngayon. Okay? So, tayo po tayo mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal, maraming salamat sa opportunity na pinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat, Lord, sa New Year's resolution na amin pong pwedeng sundan, pwedeng i-adapt. Pagpalain mo, Panginoon, ang amin pong second service, which is the service of stewardship. Magbibigay na naman kami either ng aming tithes, offerings, and first fruits, Lord. Pagpalain mo po ito. At idagdag sa mga pagpapalang ibinigay mo po at pinasasalamatan namin ng maraming sa iyo, Panginoon. Mahal ka namin sapagkat ikaw ang unang nagmahal sa amin. Sa pangalan ni Jesus, ito ay aming samot dalangin. Amen at amen.